Bagyong Marce, nanalasa sa iba't ibang lugar sa Cagayan. Mga evacuee patuloy na nadaragdagan. Nakatutok doon live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ramdam pa rin ang hagupit ni Bagyong Marce dito nga sa probinsya ng Cagayan. Actually, sa mga sandaling ito ay mas lalo pang lumalakas yung buhos ng ulan. Ganun din yung malakas na hangin sa bayan ng Gonzaga. Malakas na hangin na tila nangangalit ang naranasan sa bayan ng Gonzaga, Cagayan. Sa lakas ng hangin, tila sumasayaw na ang mga puno ng yugna ito. Nagkalat na rin sa kalsada ang mga natumbang punong kahoy. Nakatagilid na rin ang mga pose ng kuryente at lumaylay na sa kalsada ang mga kable nito. Malalakas at matataas na rin ang alon sa mga baybayin. Lubog na yung school doon, Karuan Elementary School. Pinasok na talaga. Sa sobrang lakas ng hangin, mga kapuso, ay apektado na ng storm surge ang ilang kabahayan dito sa Barangay Karuan, Gonzaga, Cagayan. Yung tubig, mga kapuso, o yung daluyong mula sa dagat ay dumiretso na dito ho sa isang eskwelahan. Makikita ho ninyo yung tubig ay patuloy pong tumataas at apektado na ho ang paaralan po na ito. Pinasok na rin ng daluyong ang mga bahay na malapit sa Dalampasigan. Galing sa dagat to, ma'am. Talaga malakas naman ang alon, ma'am. May storm surge na, sir. Ba't hindi pa ho kayo lumikas? Nakasanayan namin na dito, ma'am. Halos matuklap din ang mga yero ng ilang bahay. Nilipad na rin ng hangin ang mga yero ng establishmentong ito. Nawala na rin ang supply ng kuryente sa ilang bayan sa probinsya ng Cagayan. Gaya sa Santa Ana, Bugay, Lasap, Lalo, Bagaw at Alakapan. Pahirapan ang communication line sa bayan ng Kalayan. Libo-libong pamilyang inilikas sa mga evacuation center. As of 10 a.m. ngayong araw, November 7, aabot na sa mahigit 5,000 pamilya ang nasa mga evacuation center. Gaya ni Aling Merlita, nakasama ang kanyang mga kapatid at tapo na lumikas kagabi. Well, ma'am, mahirap dun sa Karuan. Dami balay, may mami madanon ti Danon. Sa kabila ng kagupit ni Bagyong Marce, may ilang residente na ayaw pa rin lumikas gaya ni Chinky. Natatakot kami iwanan itong mga bahay namin, ma'am. Kasi pag iniwanan namin, kung hindi namin matitingnan yung mga nasa kwan, talagang tatanggalin ba, mababaklas lahat yung mga bubong, ma'am. Sa bayan ng Santa Ana, pwersahan ng inilikas ang mahigit sa 100 pamilya sa Barangay Palawig. Natatakot naman sila kasi kagaya nung nakaraang bagyo, ang laki ng ulan nakarating sa mga bahay nila. Patuloy na nakamonitor ang otoridad sa iba't ibang mga bayan sa Cagayan. Maigpit din ang monitoring sa antas ng tubig sa Cagayan River na lampas na sa alert level. Chris, 3:40 ngayong hapon na maglandfall si Bagyong Marce sa bayan ng Santa Ana, Cagayan. Ang bayan ng Santa Ana ay katabi lamang ng bayan ng Gonzaga, kung kaya't medyo malapit lamang ito sa ating kinaroroonan. Samantala, Chris, dito sa aming kinaroroonan sa evacuation center ng bayan ng Gonzaga ay nasa mayigit 300 families na yung naka-evacuate dito ngayon, o nasa mayigit 700 na individuals. At sa ngayon nga, walang supply ng kuryente sa bayan ng Gonzaga, pero gumagamit na ng generator set ang lokal na pamahalaan para mapailawan nga itong kanilang evacuation center. Sa ngayon, Chris, ongoing din yung clearing operation sa iba't ibang mga bayan sa probinsya ng Cagayan. At as of 5 p.m. ay aabot na rin sa halos 6,000 families ang nasa mga evacuation center sa probinsya ng Cagayan. Chris? Jasmine, kung ganyan ang sitwasyon ngayon dyan sa Cagayan, meron pa bang mga residente na kasalukuyan pa rin inililikas? Yes, Chris. Actually, simula kaninang hapon, Chris, ay tuloy-tuloy pa rin yung ginagawang operation ng otoridad sa iba't ibang mga barangay dito nga sa bayan ng Gonzaga. Meron pa rin mga residente na inililikas sa ngayon. Ito yung sinasabi natin, Chris, na laging merong paalalang otoridad na hanggat maaari, maaga nang lumikas dahil ito na yung resulta na kasagsagan ng bagyo ay may mga inililikas pa rin ang ating mga otoridad, Chris. Tama, Jasmine. Ano, mas mahirap yung sitwasyon kapag nandiyan yung bagyo at meron pa rin mga nagaganap na evacuation. Pero paano nga, gaya ng residente yung na-interview mo, na ayaw lumikas, paano naman sila? Anong aksyon sa kanila ng gobyerno? Doon sa mga lugar, Chris, na kumbaga ay parang delikado
Halimbawa doon sa mga tabing dagat na mayroong bantangan ng storm surge at maging doon sa mga paanan ng bundok na may banta naman ng flash flood, puwersahan silang inilikas. Kanina, Chris, nasalubong natin yung mga otoridad from MDRRMO na pilit nang inilikas yung mga residente. So kahit na ayaw nila, talagang inilikas na sila para rin sa kanilang safety, Chris. Maraming salamat at ingat kayo. Jasmine Gabriel Galban.